FYI is back and I'm your host again, Willie Espiritu with Vice Governor Ramon Lacbain. Partner, thank you so much na nakasama natin si Mac. Si Mac Ramos, opo. At napakaganda na itong resort na ito talaga. Mm-hmm. At napakasarap po ng pagkain, kaya dapat lamang nilang puntahan ito pong San Narciso dito po sa Barangay Lapas, San Narciso, yes. Zambales. Oo, yan po ang Crystal Beach Resort. Yon. Parang yung mahinahong ka, partner. Sandali, pag-usapan slow, nga natin. Slow motion eh, no? No, pag-usapan nga natin itong nakarang May 13th election. First of all, siyempre, gusto kitang pasalamatan sa malaking tulong mo sa ating agap, ano, itong agricultural party list na pinamumunuan ni kaibigang Congressman Nicky Anor, Nicky Briones. Pero alam mo, Kawili, kung nagpapasalamat ka sa suporta ko sa AGAP, mas matindi yung pasasalamat ko kay Congressman Briones dahil sa suportang ibinigay naman niya sa aking kandidatura bilang vice gobernador ng Zambales, sapagkat malaking naitulong ng AGAP talaga doon sa ating mga ginamit na mga campaign materials na habang kinakampanya natin yung AGAP party list, ay kasabay na rin siyempre yung kampanya natin para sa ating pagtakbo. So kaya kay Congressman Nicky Briones, maraming salamat po sa lahat ng support ang ibinigay po ninyo dito sa aming lalawigan sa Zambales at sa aking pong kandidatura na naging daan para tayo po yung mahalan. Alam mo, natutuwa ko, no, kahit na medyo minimal yung votes na nagarner ng AGAP dito sa Zambales, at least doon sa kabuuan ng Zambales, napahanay ang AGAP sa number 9. Sa number 9. Out of ilan bala dyan? 160 yata lang? 140 party list. Sa the entire Zambales, mayabang natin pinagmamalaki na number 9 lang ang AGAP. AGAP party list. Pero alam mo kasi, Kawili, kumbaga yung AGAP, number 9 siya. Pero kung titignan mo, parang maliit yung botong nakuha niya. Pero yung nag-number 1 naman dito, talagang maliit din ang boto. Kaya nga, palagay ko siguro yan, sa susunod. Yan ang gusto kong liwanagin. Sa susunod, ayusin natin. Halimbawa, nag-number 1 dito sa the entire Zambales, pero doon sa national level, nandun naman sa Kulelan. Yung nag-number 1 dito? Yung nag-number 9 naman dito, nag-number 1 doon sa national. Okay. Parang ikaw, partner, tatlo kayo naglaban. Ilang tambak ng inabot mong kalaban mo? Bali, ang lamang natin, sir, umabot na mga 38,000 votes. Wow, maganda na. How about yung ating kaibigan, si Governor Evdani? Si Governor Evdani, ang lamang po niya sa tinalo niya ay 22,000 votes. Mm-hmm. So, yun nga, tayo naman po 38,000 votes. Pero sabi nga natin, Kawili, alam mo kasi first time ko talagang na-involve actively sa party list campaign eh. Uh-huh. Pero at least dahil nasubukan na natin ngayon sa AGAP, kaya palagi ko marami na tayong ideya ngayon kung paano mas mapapalakas pa natin yung kampanya ng AGAP sa susunod na election. Pero alam mo, nakita ko na medyo naging problema sa the entire Zambales or other parts in the Philippines. Ang akala po ng mga botante, pag bumoto sila ng party list, pwedeng tatlo o apat, which is mali. Mm-hmm. Ang dapat po isa lang. At saka maliban pa doon, Kawili, napansin ko, dahil may mga nakakausap na rin ako nung natapos ang elections na gusto nilang iboto ngayong AGAP dahil kinampanya natin yung AGAP. Pero nahirapan silang hanapin doon sa balota kung nasaan yung AGAP dahil nakalimutan nila yung number eh. ibig mo sabihin, medyo maliit yung number 38. Kaya kinakailangan, dapat medyo lalakihan natin yung number. At talaga, kumbaga, ang kampanya mo talaga dyan doon sa number para pagdating ng butante doon sa presinto, hindi niya nahanapin yung pangalan ng party list, kundi ang una niya kaagad hahanapin ay yung number na lang. Alam mo, isa sa dalawang gusto ko ipasalamat sa iyo. Number one, nung pinag-usapan natin ito is almost 2 months. Mm-hmm. Tapos nag-meeting tayo with your staff, nasa 1.5 months. Then nag-start tayo ng campaign sa loob lamang ng halos isang buwan. At medyo meron man tayong mga pagkukulang in regards sa ating mga materials. Opo. Ganun pa man, hindi na nakakahiya na mag-number 9. Opo. Siyempre naman po, ibirin mo, 140 party list nga yan, di ba? Na naglaban-laban, kung ikaw ay nag-number 9,
eh, malaking bagay na. Tsaka tayo naman, alam natin sa sarili natin, lalo na ikaw, nakita ko talaga, Kawili, yung effort mo talaga. Talaga nag-house-to-house campaign pa. Nag-house-to-house campaign ka, kasama mo pa pati mga estudyante ng GIS Institute. At tayo naman, talagang siniguro natin na meron tayong house-to-house team. Kada bayan na nagsasagawa ng araw-araw na distribution ng ating mga flyers, ng ating mga sample ballots. Talagang alam ko, we did our best to really campaign for AGAP and at the same time doon sa ating kandidatura. Pero kung ano yung resulta, of course, eh, I personally, ako din, eh, I am surprised na ganun kakunti yung boto. Kasi just imagine, I got 122,000 votes. Alam mo, nahiya nga ako eh. Kasi habang nangangampanya ka for AGAP, you are also campaigning for yourself. Mm. So, nasubukan ko, marami pala akong bundok na dapat panigin. Ha? Nasa ano-ano ba yung bundok ng mga pinanig ko? Doon sa Buhawin, sa Balaybay. Eh, yung Balaybay lang, talagang kulang na lang lumabas yung aking dila. Sa isang barangay pala na yun, papanikin mo. At naandun lang ang daming bahay. Eh, Diyos Mariosef, kinakailangan pala at least 1.5 years. Mm-hmm. Talagang pagtuunan ko ng pansin para makausap po lahat yung ating mga kababayan. But, siyempre, kahit na nahirapan tayo, natutuwa ko, hindi ako pinagdamutan ng mga Zambalene. Opo, opo, ha? Opo. Kaya yung bumingwit sa akin dito, Vice Gov, eh, malaking pasasalamat ko. Kaya, dati, Itbulaga dancer. Ngayon, pwede na siyang maging, bonbon dancer, partner. Bonbon, ha? Pinatataba ako para hindi na siya makapagsayaw. O, ikaw ba, partner, yung commander mo, nagpe-perform pa rin ba? Eh, yung bunso mo, mong galing kumanta. Oo, kasi nagmana sila sa kanilang mga nanay. Yeah. So, pero kung sa akin sila nagmana, mas magaling sana sila kumanta. Alam mo niyo, biruan lamang ho namin ni Vice Gov yan para hindi naman niyo isipin na masyado kaming seryoso. But in real life, matutuwa kayo sa pagkataon ni Vice Governor Lacbain dahil partner, natutulog ka pa ba? Tutulog pa naman. Although ngayon medyo kulang pa ang tulog ko dahil kagabi nakauwi ako ng mga oras na ba? Alas dos na yata. Mm-hmm. Tapos nagising tayo ng maaga. Kahit pero, tapos na kampanya, ganun pa rin. Ganun kahit na. Tapos na. Kasi actually nga, yung iba nga, nagtataka nga sila bakit napupuntahan pa nila ako sa bahay. Kasi ibang naging kandidato, kinatalo, kinanalo. Mm-hmm. Hindi mo muna makita sa bahay yan pagkatapos ng eleksyon. At hindi mo rin muna mahinga ng tulong, di ba? Yan yung pero, tinatawag na madaling lapitan. Mahirap hanapin. Oo. Ako naman, madaling hanapin, madaling lapitan, magaling tumawad. Magaling tumawad. Kaya pala landslide. Kasi hindi natin maibigay lahat eh. Oh. Pero at least, kasi ganun talaga, katunayan na Kawili, samantalain ko na rin pagkakataon na i-announce natin na itong darating na June 12, meron tayo mamaya ulit. Pa yan mamaya pa yan tayo, eh. Mamaya pa, meron pa tayong isang segment. Diyan ko ilalaan yung mga tanong ko. Ang gusto ko muna, kahit madaling araw, nagtatrabaho ka, tapos gigising ka ng mga bandang alas 6, alas 7. Alas 6, alas 7, right? Mga alas 8, maliligo, kakain. Alas 10, alas 11, nasa kalsada ka. Kilala ka pa ba ng misis mo? Ay, kilala pa naman. Kasi nagkataon naman si misis ko naman. Oh. Dahil nga tayo na-involve na rito sa government service, sa public service. Kaya yung wife ko naman po, siya po naman yung nag-aasikaso ng aming proyekto, yung murang gamot para sa ating mga kababayang taga-Zambales. So siya po yung, kumbaga, kaya naman kampante ako na magampanan ko yung aking tungkulin bilang isang lingkod bayan, eh, sapagkat naririyan naman po yung aking may bahay na si May, na siya po naman ang nag-aasikaso ngayon, ng aming pong proyekto. Ngayon, bago tayo lumiban doon sa ating susunod na tanungan, anong panawagan mo para sa lahat ng mga nakatunggali mo? Pero bago mo sagutin yan, partner, malalaman ninyo ang sagot ni Vice Governor Ramon Lacbain sa pagbabalik po yan ng FYI for your information. This portion is brought to you by Walter Whole Wheat Raisin Bread. With each bite, you get to enjoy the rich taste of wheat and raisin made from the finest grapes. Lowers the level of LDL,
the bad cholesterol.